nga guys, no, what's up sa inyo? At ngayong araw nga ay day off na naman natin. So ano pa nga ba? Maya maya magagala-gala tayo. Kaya kung nakikita nyo, kasalukuyan akong nag-rendering ng vlog natin kay Miss Glyza De Castro. Yung maya maya ipopost ko. Medyo late na talaga ako nakapag-post kasi sinuot ko siya November 21. Dumating siya nung November 20, tapos yung event niya sa Republic Lunch is November 21. So yun, ngayon lang uli ako nakapag-edit at nakapag-upload siguro mamaya ng video ko about sa kanya. So yun, siguro kung napapanood nyo itong video na to, malamang sa malamang ay na-upload ko na itong video na to. Kasi ito una kong i-upload bago itong vlog na to. Ito kagabi ko pa ito ina-edit. So yun. Pero tapos na ako maglaba ng mga damit. Siyempre pag day off natin, yun nga ginagawa natin, naglalaba tayo, naglilinis at kung ano-ano pa. At pagkatapos ng lahat ng yan, mamaya lalabas tayo guys. So yun, tingnan natin kung saan tayo mapapadpad. Gala-gala mo tayo, so let's go. So yun nga guys, no, tapos na rin natin i-edit tong video at nakaligo na rin ako. So ngayon lalabas na tayo guys. Kaso naabot tayo ng alas 5 ng hapon eh. Hindi ko alam kung lalabas pa tayo kasi medyo madilim na sa labas. So uy, tara na. Basta labas na ako, naka-get up na ako. Oh, sige, tara. Sige. So yun guys, nag-aaya na tong isa lumabas. So siguro gagala muna tayo. Tara, let's go. So yun nga guys, naglalabas na tayo. Ito kasing tropa natin, napakabagal mag-edit. Nandang tayo ng gabi. So yun, ano yun guys, dilim na sa labas. So hindi ko alam kung saan pa tayo pupunta na ito. Medyo madilim na. Dito kasi pag winter na, mas maiksi yung umaga. Tapos mas mahaba yung gabi. So pag mga bandang alas 5. Ayan, baka nakikita nyo. Ayan. Yun. So yun na nga. Pag mga bandang alas 5 ng hapon, medyo madilim na. Ganyan na yung ano. Ganyan na yung lugar. So yun. Siguro lalakad-lakad lang tayo. Ikot tayo sa palas. Actually may gusto akong puntahan eh. Kung naalala niyo yung vlog ko nung nagja-jogging ako sa may palas, 'di ba? Sabi ko pupunta tayo doon sa may dolphin resort. Sa may dagat. Doon sa may basta doon. Malapit yun sa may Hura. So, ayun, liwanag. So yun nga guys, no. Pag alas 5 na dito ngayon sa Bahrain, lalo't ngayon winter, medyo madilim na nga, tapos medyo malamig na ngayon, kaya yun, naka-jacket na tayo kasi pag may nakasalamig dito mabilis kang sisipunin kasi talaga sobrang lamig dito pag winter. Siguro sa pagkakaalala ko, naranasan kong lamig dito ay umabot ng 9 degrees. So yun, napakalamig talaga guys. So yun, lakad-lakad lang muna tayo guys. At punta tayo doon sa may ano siguro, sa may park, may dolphin resort. So sarapat muna tayo dito. Kasi doon sa dolphin resort, di ko alam kung ano yung mismong tawag doon sa lugar na yun. Basta nandun yung lugar na, nandun yung park, yung dolphin resort na park. Tapos may mga amusement park siya doon. Meron siyang mga palaruan, pambata, may mga rides doon. So, tas sa tabing dagat siya, para siyang ano, para siyang Baywalk sa atin, sa tabi ng ano, MOA. Sa likod ng MOA pala, yun, parang ganun siya. So, pero walang mall doon, as in park lang talaga siya. So yun guys, update ko kayo pagdating natin doon. So, see you guys there. So yun nga guys, no, malapit na tayo doon sa pinakalugar na pupunta natin, sa may dolphin resort. At kung makikita nyo guys dito, dyan, pag dinerecho nyo yan guys, dyan yung ano, Hura, nandyan yung Jollibee, yung McDo, basta maraming pasyalan dyan, maraming ano,
maraming mga shop na mga sapatos, mga stop toys. Basta punta kayo dyan. Minsan itutur ko kayo dyan kung ano yung may itatid dyan i-vlog natin. O nga pala, meron doon ano, yung factory outlet, mga tindahan ng mga sapatos. Gusto ko i-check yun minsan. So, siguro magkakaroon tayo ng vlog. Check natin yun, guys. And guys, kung naalala nyo itong lugar na to, doon sa unang vlog ko, una ba o pangalawa? Basta, yung mga nakaraang vlog ko dito, nag-jogging, guys. So, tapos, doon. Sa tawid na yun, pagtawid natin, guys, nandun na yung ano, Dolphin Resort. So, tara, let's go, guys. Kita nyo naman, guys, sobrang dilim na ngayon. Ano pa lang, alas 5 yung media pa lang. Pero dati pag summer, kahit mga 6:30, alas 6, maliwanag pa. Yun talaga siguro, di ba, pag ano, pag winter, mas mahaba yung gabi, tapos yung umaga, mas maikse. Kahit tata sa Pilipinas, ganun eh. Yun, tabi na tayo. Parang mali tayo na tinawira na. So yun, guys, no, nakatawid na nga tayo at ayan, makita niyo sa ayan, sa likod ko. Ito na yung pinaka Dolphin Resort. So di ko talaga alam kung anong tawag sa kanya eh, kung anong park to. I-search ko na lang, tapos ilalagay ko dyan sa description. Tapos dito dyan yung pinanggalingan natin, nandyan yung hura, tapos dito banda sa likod ko naman, sa kabila, ano ba yun? Dito dyan, Jupiter, tapos dun banda dun, dun tayo nagjogging, dun tayo nanggaling sa may Adlia. Tapos pag dinaretso nyan, pag dinaretso nyo sa may Gudaybia. So yun, yan. Tignan nyo, guys, ang lawak. Lawak dito. Marami dito nagja-jogging, mga namamasyal. Lalo na ngayong winter, marami talaga tao ngayon dito. So yun. Itong ba rin talaga, kung iisipin mo, napakaliit lang talaga na bansa niya. Sabi nga nila, parang ano lang to eh. Parang Maynila lang. Sa sobrang liit talaga niya. So yun. So yun, guys, naglalakad tayo papunta doon sa pinaka park. Ayan yung lugar, na napakalawak. Di ko alam kung nakikita nyo pa ako, guys, kasi medyo madilim dito sa lugar ko. Ayan, puro liwanag lang ng mga ilaw doon sa likod yung nakikita nyo. So yun, update ko kayo, guys, pag nandun na tayo sa mismong park. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung mga ano, yung mga amusement park doon, yung mga pambata na rides. Pag may mga anak kayo na gusto nyo ipasyal, maganda dito, guys. Gusto nyo mag-unwind, basta pag gusto nyo mag-relax, okay dito. Kasi ano, tabing dagat sya, lalo ngayong winter, medyo papasok na yung ano, pinakamalamig talaga. Pero ngayon hindi pa ganun kalamig, kaya maganda pa rin mamasyal. So yun, update ko kayo pag nandun na tayo. Tara. So yun nga, guys, na nandito tayo sa may Dolphin Resort. Ayan, sa likod ko. Ayan. Dolphin Resort. So, medyo konti yung tao ngayon dito. Pero nakikita nyo naman, may mga nagja-jogging, may mga nagpi-picnic, guys. So ano siya? Para siyang luneta, maliit na luneta sa atin. Tapos dun banda, guys, nandun yung mga ano, mga rides. Hindi naman siya ganun ka dami, mostly pa pambata siya. Check natin, guys, kung mahilig kayo sa rides, medyo walang pang adult na rides dito, talaga pambata lang siya. Tapos ang maganda dito, guys, ano, nasa tabi siya ng ano, tabing dagat siya. Maganda yung hangin, masarap yung hangin, maganda magtambay dito. Para doon pala sa mga hindi nakakaalam, ang Bahrain ay isang
bansa na napapaligiran ng tubig o tinatawag na golf o golpo. So yun. Maliit lang siya na bansa. So yun, sabi nga nila, 'di ba, parang maliit lang na ano, parang Maynila lang siya. Tapos ano siya? Kasama siya sa mga Arab country. Malapit lang siya sa Saudi. Actually, meron ditong tulay na nagko-connect from Bahrain to Saudi. So pagkakalam ko parang 45 minutes to 1 hour na biyahe galing dito papuntang Saudi. So yun. So tara guys, lakad-lakad muna tayo. Sabi ko sa inyo, ayan, yan yung pinakadagat, yung mga barko po, na itay. Ay, tawag niya, yate ata tawag dyan. So yun, tapos ayun, no, sa likod lang nito, pagtawid nyo, andyan yung Hura. Hura, tapos pagderecho, Gudaibiya. So yun, kung naghahanap ko yun ng mga mapapasyalan, gusto yung mag-chill-chill, okay dito, walking distance lang, napakalapit. Pwede nyo ma-enjoy yung view, lalo na pag medyo mga alas 3, alas 4 ng hapon, medyo maliwanag pa. So yun, ito guys, tinan nyo guys. Makasang ba yun? May parating. Tinan nyo yung ilaw na yan. Ano yan? Parang trend na umiikot dito sa park. Alam ko, 500 pills na yung bayad dyan. Tapos iikutin nya yung buong park. Isang ikotin. Tapos tinan nyo guys. Ay, dumi po. So yun nga guys, nandito tayo sa may pinakamalapit sa beach. Itong park na to. At ayan, may dito tayo guys. High tide ngayon. Medyo mataas yung tubig kasi pag low tide, umabot yan hanggang doon. Nandun yung tubig yan. Nakita nyo yung mga coral reefs. Tapos ngayon, medyo high tide kasi syempre gabi na. Ayan, nandun yung tubig. Pakalapit. Tapos dito banda, ayan kung makikita nyo guys. Ito. Ayan. Ano yan? Arcadean. May mga arcade dyan. At alam ko merong ano, Street Fighter. Ayun yung typical na ano, arcade dun sa atin. Ayun, parang ganun siya. So yun, nakita nyo guys, marami ng mga nakatambay dito. Ayun. Marami ng mga ano dito, mga bata. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi ano, medyo malakas yung hangin dito. Narinig puro hangin sa ano, mic. Yun. Oh. And okay guys. Sayang nga guys, medyo inabot tayo ng dilim. Plano ko talaga kanina tayo pupunta dito mga alas 3. Kaya lang natutulog ako. Pagising ko alas 5 na. Tapos hindi pa rin tapos yung ano, ina-upload ko na video sa vlog natin kay Miss Liza de Castro. Ito yun guys, oh. Trino. Trino. Mal. Nakatawa. So yun. Mas maganda sana kung medyo maliwanag tayo napunta dito para ano, kitang-kita nyo yung view. Kasi medyo madilim na ngayon. Pero okay na din. Kasi ano, at least kitang-kita nyo yung mga ilaw. Mas maraming tumatambay dito pag ano, paggabi na. At yun. So yun guys, no. Check natin yung ano. Check natin yung loob ng arcade dito. Natin kung ano meron sa loob. Tara.
yun guys, no? Dito nga tayo sa loob ng Arcadian dito sa may Marina Beach. So yun. Ang range dito ng token ay 300 pills. So depende na lang sa arcade na lalaruin nyo kung ilang token yung kailangan sa kanya, kasi di ba meron mga arcade na kailangan isang token lang, meron namang iba na dalawa pataas. So yun. So yun nga guys, no, nandito tayo sa may ano, sa may part na may mga rides. Ito, bandang dulo na to eh. Tara, pasok tayo guys. Ayan. Tapos meron silang parang ano, trampoline. May daming bata dito. Ayun eh. Ayun, makita nyo naman guys. Ayan. 6 years old, under lang. So hindi pwede adult. Mostly, hindi, halos lahat ng rides dito puro pambata lang. So kung mahili kayo sa rides, ayun o, may bump car guys, oh. May bump car. May bump car. So kung mahili talaga kayo sa rides, medyo adult na tayo, hindi tayo pwede dito. So yun guys, bigyan ko lang siguro kayo ng mabilis na b-roll sa mga rides na meron dito. Kung meron kayong mga anak, mga kasamang bata, pwede nyo isulay pa siya dito. Maganda dito guys. Tapos yung ticket niya, kada rides, nagre-range ng 300 pills to 500 pills. Depende sa rides. Tapos yun, puro pambata lang talaga siya. Wala kayong maaasahan dito kung adult kayo, kung gusto nyo mag-rides. Wala kayong maaasahan dito. So yun. May napagtanungan tayo, ang tawag pala sa park na to ay Marina Beach. So yung park na to nasa Marina Beach, hindi siya Dolphin Resort. Nandito yung Dolphin Resort, pero hindi Dolphin Resort ang tawag sa kanya, Marina Beach. Nasa tabi lang siya, nasa tawid lang siya ng Hura. Kung i-check nyo yung Google map nyo, nandyan lang siya sa may tawid pag nakarating kayo ng Hura. So yun guys, hindi ko pa may papangako ngayon yung daily vlog. Siguro pag umabot tayo ng 1,000 plus subscribers, try natin i-push yung daily vlog. So sa ngayon, siguro mag-start muna tayo sa weekly vlog tuwing day off ko. Kasi medyo busy rin tayo sa trabaho at medyo nahihirapan tayo sa pag-edit ng video. Kasi nga nakikihiram lang tayo ng laptop. Tapos mostly, ang mga vlog ko ay sa cellphone ko lang ini-edit. So yun. Kung nagustuhan niyo yung mga video ko, i-share niyo sa mga kaibigan niyo guys para lumaki pa yung community natin. Sobrang ma-appreciate ko talaga guys sa kung mag-share kayo at magla-like kayo. So yun. Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, pa-promise ko sa inyo na itatry natin, i-try natin yung daily vlogs. So at mas marami pa tayong pupuntahan dito na lugar sa Bahrain. So yun. Dito ko muna siguro tatapusin itong vlog na to. Salamat sa pagsama sa akin. Please like, comment, and subscribe. At kung meron kayong lugar dito sa Bahrain na gusto nyong puntahan, gusto nyong pasyalan natin, i-comment nyo lang dyan sa baba. And see you again next vlog guys.